Hi guys, welcome back. I'm here again. It's me, Juju Kasagan. Guys, ngayon, pangalawang video ko na to ngayong 2021. So, ang topic natin ngayon kung ano ang New Year's resolution ko. My New Year's resolution. Yes. Kasi alam naman natin na lahat ng taon may ano, may New Year's resolution, yung mga gusto mangyayari ngayong taong ito na sana matupad, di ba? Kaya guys, let's get started at saka sana naman Lord ngayong taong ito ay lahat ng tao at saka lahat ng gustong ma-achieve ng dreams ng sa lahat ng gusto ma-achieve yung dreams nila sa buhay, ma-achieve sana, Lord, sana. My first New Year's resolution is, gusto kong mag-ipon ngayong taong ito para pag-uwi ko, may mapupuntahan akong gustong-gusto. At saka gusto kong ano, mag-ipon para ano, para sa future, para kung ano man ang dumating na kalamidad sa ating ating bansa o sa buong mundo, nakapag-ready na tayo, di ba? First, financial. Second, my dream house. Yes. Gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay na yung okay na, yung sarili ko na talaga. Tapos, kung papalarin, tapos, gusto ko talaga yung bahay talaga. Oo, tapos, gusto ko yung makakabili ako ng lupa. Pag-ipunan ko yan. Ngayong taong ito, kailangan ko talaga yung mabili lahat. Tapos, pangatlo, gusto ko yung sasakyan. Pero unang-una talaga, pag-uwi ko, gusto ko bumili ng sasakyan. Kasi mahirap mag-travel sa Pilipinas na walang sasakyan. Puro gastos, di ba? At saka, ang mahal, bawat lakad mo, gagastos ka ng 1,000. Ano kaya yun, di ba? Mas maganda talaga pag may sasakyan. Yes. Tapos gusto ko, stable yung family ko. Hindi na sila mamumroblema. Sana yung negosyo ng pamilya namin tuloy-tuloy na. 'Di ba? At saka sana wala nang problemang darating at saka safety kaming lahat. Oo. At saka sana ngayong taong ito gusto kong umuwi ng Pinas, magbabakasyon ako kahit dalawang buwan. Gusto ko talaga 'yung pag-ipunan ko talaga 'yun kasi para naman maigala ko 'yung mga kapatid ko. At saka, para ma-enjoy nila yung bakasyon namin, di ba? Yun talaga ang plano ko. At sana, Lord, gabayan nyo ako. At sana matupad ko yung mga pangarap ko ngayong taon. No more love life muna. Ayoko sa mga love life ngayon. Wala na munang love life. Ayoko muna ng love life ngayong taong ito. Ayoko muna mananahimik muna ako. Nakakapagod na yung love life, di ba? Huwag na muna. Stay single muna ako ngayong taong ito. Oo. Huwag na muna ng love life, te. Mga te. Huwag muna ng love life kasi nakakapagod ng love life. Wala namang kwenta, di ba? Ang love life saka muna kapag na-achieve ko na lahat ng ano, ng pangarap. Enjoy mo na lang ako ngayon taong ito. Ang hirap kasi. At sana, pag-uwi ko ngayong taong ito, marami talaga akong plano. Marami akong mabili. Gusto ko yun. Nakasit na yun sa utak ko, saka sa sarili ko na dapat ngayong taong ito, yan ang mabibili ko. Yan lahat. Nasit ko na yan. Tsaka sana papalarin, di ba? Um,
At sana, tsaka, sana healthy tayong lahat, safety. Sana kung may sako namang dumating sa atin, yung malalampasan natin, lahat naman ang sako na dumating sa ating buhay, nalalampasan natin. At saka, always happy lang tayo ngayong 2021. Lahat ng nangyayari noong 2020, kalimutan na natin. At saka talagang nauutal ako kapag nagtatagalog ako. Pag magbisaya, okay lang, di ba? Magbisaya na lang kaya ako. Oo, at saka sana ngayong 2021 yung career ko dito sa bansang pinagtatrabuhan ko magiging bongga. At saka sana may mangyayari ngayong 2021 dito sa bansang pinagtatrabuhan ko. Kung papalarin na, di ba? Sana nga. At saka gusto ko talaga yung mga ganern, di ba? Sana lang tayo, guys. Stay positive lang always. At stay safe. Yun talaga, gusto ko lang mangyayari sa pamilya ko. Magiging okay lang sila. Comfortable sa buhay. Sana ngayon 2021, lahat ng pangarap ko at saka lahat ng ambisyon ko, makukuha ko ngayon 2021. Yun ang plano ko talaga. First kong pangarap na pag-uwi ko sa Pinas, makakasasakyan ako. Yun talaga plano ko. My New Year's resolution yun. My New Year's resolution ko yun ngayong 2021. Na pag-uwi ko ng bakasyon, makakabili ako ng bagong sasakyan. Hindi ko to sinishare o hindi ko to pinagmamayabang, guys, kasi lahat naman tayo may pangarap, di ba? Kapag nagtsatsaga ka talaga, di ba? May nilaga. Kaya ipupush ko yan ng bonggang-bongga, guys. Yun talaga ang plano ko ngayong 2021. At saka sana naman na dumami yung subscribers ko sa YouTube. Nag-stay lang yan sa, tawag niyan, sa 2.2 Sana naman, guys. Di ba? Para magiging happy tayong lahat. Saka sa mga small YouTuber na gustong dumami yung subscribers nila, magtiyaga lang. Ako, hindi na. Kasi nung paglagasan ng mga banana, ang hirap, Super hirap. Grabe. Everyday ka nangingisda, pag kinabukas na nalagas lahat. Kaya mananahimik muna ako. Ngayon, video-video lang muna, di ba? Happy lang, guys. Kaya stay positive always. At tsaka, ayan, yung mangyayari sa atin, okay na sana. Wala na sana. Ito. Sana okay na lahat. Peaceful na tayong lahat. At lahat ng mga gusto natin sa buhay, sana makukuha natin. In the name of God! Amen! Lord, sana po. Di ba, guys? Stay positive lang always. Yun sana. Yun talaga yung plano ko. At saka, guys, malapit akong bakasyon. Para sa talaga sa pag-uwi ko sa bakasyon ko, yun na talaga ang plano ko. Malapit na akong magbakasyon. Gusto ko magbakasyon kasi ilang taon ako dito sa Oman. Hindi ako nakapagbakasyon. Diba? Sana okay na talaga. At saka dito ko natatapusin, guys, para next time na naman, bukas magbibideo na naman ako para may papa-upload tayo, para everyday may liganap yung YouTube natin, di ba? Ayoko na mag-LALS kasi nakakapagod. At saka yung signal ko minsan dito nakakaloka. Kala ko Pilipinas lang ang pangit ng signal, pati pala dito sa ibang bansa. Kahit naka-wifi ka pa or ano pa ba yan. Nako, bagal. Sobra. Hey guys, stay safe, stay happy. Bye-bye. God bless all. Bye-bye.